pagpalang araw muli sa ating lahat. Ngayon po ay June 6, 2020, Saturday. Mayroon po akong information na ipaparating sa inyo. Ito po ay hindi lamang para sa ating mga kapatid na motorcycle riders. Ito po ay makakatulong din sa mga iba natin kapatid na car owners. Ano po yun? Ito pong aking hawak ay hard copy ng Memorandum Circular Number 88-056 dated 16 June 1988. 32 years old na po ito. Itong documents na to. Galing po ito sa LTO, Head Office, dito sa East Avenue, Quezon City. Nagsadya po ako sa kanila nitong nakaraang Webes. Ang dami po kasing natawag sa aking riders, may nagte-text pa. Ano po yung tinatawag nila? Yung pagtulog nila sa LTO, doon sa lugar nila, tatanggihan at sasabihin doon sila pupunta kung saan nakarehistro yung kanilang motorsikto na nilalakad yung transfer of ownership. By the way, ang pinag-uusapan po natin, transfer of ownership. No? Marami pong nakakaranas ng ganon. Maling practice po yun. May mga kilala po akong district ng LTO, hindi naman ganun. Kapag dumulog ka, aasikasuhin ka, bibigyan ka ng tamang servisyo. Pero may mga ilang distrito po ng LTO, hindi ginagawa yung tama. Ilalabas ko po itong hard copy na to, magpa-print na lang kayo para kung kayo ay tatanggihan ng LTO doon sa inyong transaction sa transfer of ownership, hindi na kayo tatawag sa akin. Tatawag lang siguro kayo sa akin kung may ibang problema o kaya kung nagmamatigas yung inyong kausap na LTO kung saan man yun. Hindi po natin dapat payagan yan, yung maling practice. Hindi po yan pinapayagan ni General Galvante. Kaya pagka po tinanggihan kayo, eh, mag-file tayo ng complaint. Bakit tayo magpa-file ng complaint? Para sa iba? No. Para sa ibang riders, para sa ibang motorista, para nang marami pa ang mabiktima. Pero, hopefully, hindi na mangyayari yan. Bakit po? Magpa-print kayo nito. Ilalabas ko po ito. Pag nagpa-print kayo nito, malalaman yung kausap ninyo na may alam kayo at hindi nila pwedeng i-disregard ito kasi official document ito, memorandum. Babasahin ko po. Memorandum Circular Number 88-056 dated 16 June 1988. Subject, transfer of ownership of motor vehicles. Transfer of ownership of motor vehicles. Hindi ko na po ito babasahin, ano? Kasi medyo mahaba. Explain ko na lang po ng simple at madaling maunawaan ng ating mga kapatid na riders. Ang sinasabi po dito, bibigyan ko kayo ng scenario para mas madaling intindihan. Ano po? Halimbawa po, nandito ako sa Cavite. May nabili akong motorsiklo, second hand. Yung may-ari ng aking motorsiklo ay dati siyang taga Albay, Bicol. Natural, yung binili ko sa kanyang motorsiklo, Albay, LTO, Bicol. Sinasabi po ng memorandum circular na ito na kung ang nabili ko na second hand na sasakyan, second hand na sasakyan po, hindi lang motorsiklo. Kung sinasabi po dito na kung ang nabili kong sasakyan na second hand ay nakarehistro sa malayong distrito ng LTO, hindi ko na po kailangang pumunta doon. Doon po ako pupunta sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO. Pag pumunta po ako sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO, sabi dito, kailangan may certificate of registration and dinugsig. Isasubmit ko po yan dito sa pinakamalapit na distrito ng office ng LTO.
magkakandak naman po sila ng motor vehicle inspection. So dapat, hindi pwede dito yung non-appearance. Dala ko yung aking biniling second na sasakyan, stencil nila. So ang magkakasama, certificate of registration, deed of sale, motor vehicle inspection report, andun na rin po yung stencil. Then, kung yung nilapitan kong LTO sa pinakamalapit sa aking lugar, siya po ang magpaparnis doon sa district office ng LTO. Doon sa halimbawa na sinasabi ko, halimbawa nga, Albay, district office ng LTO, sila po ang magpapadala doon. Then, sabi po dito, within 24 hours, dapat may compliance. So, pag ginawa na po ninyo, sinakmit ninyo, okay, ganito po yan, ha, lilinawin ko, di po ba, meron tayong 5 days na binibigay ang batas. Sabi sa Republic Act 11.235, meron tayong 5 days para masigaso yung transfer of ownership. First day, yung inyong transaksyon doon sa sasakyan, deduct sale. Huwag muna ninyong intindihin yung sa ano, yung sa speaking clearance. Second day, punta kayo sa LTO, yung pinakamalapit sa inyong opisina. Then, pag-submit mo dyan, sabi sa memo, dapat within 24 hours, may compliance. So, para sigurado po, magpalipas na noong 2 araw. Ano po? Dito ka pumunta. Okay? 1, 2. Dito ka pumunta. Pagpunta mo dito, inaasahan mo, nandiyan na yung confirmation ng registro ng iyong motorsiklo o ng iyong sasakyan. Okay? So, habang inihintay mo ito, doon ka na kumuha ng SPD clearance. Para pangpalin mo po sa LTO, kumpleto ka na. Kasi sabi dito sa memo, ang kailangan lang ay certificate of registration and deed of sale. Wala pang sinabing SPD clearance. So, ulitin ko po, gumawa kayo ng deed of sale. Okay? Then, punta ka, second day, punta ka sa LTO. Dala mo yung deed of sale and certificate of registration. Okay? Sinapit mo sa kanila. Then, sa fourth day, punta ka sa LTO. And habang hinihintay mo yung confirmation ng LTO kung saan nakarehistro yung iyong biniling second hand na sasakyan, asikasuhin mo yung SPD clearance. Para pagpunta mo dito, dapat dala mo yung SPD clearance. Bakit dito? Ina-expect mo kasi sa fourth day, pagpunta mo ng LTO, okay na yung confirmation ng registration ng iyong sasakyan. O halimbawa naman, pagpunta mo, wala pa. Pagpalit mo, wala pa. So, lalampas ka ng 5 days. O. Hindi po ako lawyer. Pero, kung ganon, sinubmit mo sa, nag-execute kayo ng binilihan mo ng first day, deed of sale. Second day, punta ka sa LTO. O. Re-assess mo. Ipa-receive nyo yung sasubmit nyo sa LTO. Paseros nyo, pa-receive ninyo. Bakit? Para kung sakali, pagbalik ninyo sa 4 day, wala pa, balik ka sa 4 day, wala pa, lalampas ng 5 days, eh ang sabi ng batas, 5 days lang para maayos mo yung transfer of ownership, maasikaso mo sa LTO. So, kung meron pang proof na sa second day nag-transa ka na sa LTO, pero pagbalik mo ng 4th day, 5th day, wala pa, lumampas ng 5 days, hindi po ako lawyer. Pero sigurado ako, wala kang liability doon. Wala kang liability doon, hindi ka mapagbumulta. Hindi po. So, yun po ano, maglalabas po ako nito para magpa-print kayo. Para once na tinanggihan kayo ng
LDO, doon sa inyong pupuntahan, may papakita nyo, may memo, para maipaalala din sa kanila na dapat gawin nila ng tama ang trabaho. Huwag tayong pahirapan. No po? And isingit ko lang, nabanggit ko dito, dito sa National Capital Region, sa Metro Manila, binanggit po dito, National Capital Region. Halimbawa po, ikaw ay nasa Novaliches. May LDO dyan. Pero, nung makita po nung district office ng Novaliches, ang iyo palang motorsiklo, nakarehistro sa LDO Pasay, hindi po kasama dito yon. Ikaw ay doon na pupunta sa Pasay. So, within Metro Manila, doon ka talaga pupunta sa lugar kung saan nakarehistro yung iyong sasakyan. Hindi na kailangang idadaan mo pa sa distrito. Ikaw ay pupunta na doon. Ang nakikita kong intention dito ng memo is huwag natin ipabalikat lahat sa LTO. Yung kaya nating itulong, itulong natin sa kanila. Siyempre, loaded din ang trabaho yan eh. Diba? Kaya kung ikaw ay nakatira sa National Capital Region at ang malapit sa iyo halimbawa ay LDO Novaliches at nakarehistro pa na yung iyong motorsiklo doon sa Pasay, kahit malapit ka na sa Novaliches, doon ka pupunta sa LDO Pasay. Siguro naman malinaw po sa inyo yan, no? Metro Manila lang po yan. Pero outside Metro Manila, pupunta ka sa pinakamalapit na LTO sa iyong lugar at sila na po ang bahala mag-submit ng request form confirmation ng rehistro ng inyong second hand o ng inyong binili motorsiklo. Yun lamang po, hopefully na ipaliwanag ko sa inyo lahat. Isa na lamang po ang request ko sa inyo. Pakisuyo naman po, i-share nyo ito sa iba para yung iba mapakinabangan din ito at hindi sila maperwisyo. Okay po? Asahan ko po yan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po.